So sa hindi po pag abala, tayo pong lahat ay muling magsitayo. So pinakalma ko lang po yung sarili ko habang ikinikwento din sa inyo ang mga bagay na nangyari bago ang pagpapahayag ng kanyang salita sa oras na ito. Buksan natin ang sulat ni Juan. Actually, kinotes na ito ni Kuya Ninoy kanina. So, maikli lang ito, mga mahal kong kapatid. Isang ano lang to. Ito lang. So, pag natapos natin to, tapos na tayo. Kung hindi magdadagdag ang Panginoon. Ito lang. Actually, 3/4 lang itong isang papel na to, itong isang pad na to, 3/4 lang. Kaya dito lang tayo kukuha ng paksa sa bahaging ito na naisulat ko at na-take note habang ang Panginoon ay nagbibigay ng inspirasyon. Sa John chapter 4, verse 19, ito po ay patungkol sa babaeng taga-Samaria na tinatawag na Samaritan woman. Sabi sa verse 19, sinabi sa kanya ng babae, "Ginoo, napaghahalata kong ikaw ay isang propeta. Nagsisamba ang aming mga magulang sa bundok na ito at sinasabi ninyo na sa Jerusalem ay siyang dakong kinakailangang pagsambahan ng mga tao." Sa kanya'y sinabi ni Jesus, "Babae, paniwalaan mo ako na dumarating ang oras na kahit sa bundok na ito ni sa Jerusalem ay hindi niyo sasambahin ng Ama. Sinasamba ninyo ang hindi niyo nalalaman. Sinasamba namin ang nalalaman namin sapagkat ang kaligtasan ay nanggagaling sa mga Hudyo. Tatapwat, dumarating ang oras at ngayon nga nasasambahin ng mga tunay na mananamba ang Ama sa Espiritu at katotohanan sapagkat hinahanap ng Ama ang mga gayon na maging mananamba sa Kanya. Ang Diyos ay Espiritu at ang mga sa Kanya'y nagsisisamba ay kinakailangang magsisamba sa Espiritu at sa katotohanan." Sinabi sa kanya ng babae, "Nalalaman ko na paririto ang Mesiyas, ang tinatawag na Kristo. Na pagparito niya ay ipapahayag niya sa amin ang lahat ng mga bagay." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Ako na nagsasalita sa iyo ay siya nga." Tayo saglit na manalangin, mga kapatid. Hallelujah. Dakilang Diyos, aming Panginoong Jesus, Lord, muli kaming dumudulog sa iyo sa oras na ito. Daladala ang aming mga kahilingan at pagsamo na muli ikaw po ang mangusap sa aming kalagitnaan. Ikaw po ang magbukas minsan pa ng aming mga unawa at mag-alis po ng mga pangangatwiran at mga pagmamataas at pag-aalinlangan takot sa aming mga puso. At hayaan ang pinagpala mong salita ay aming matanggap sa gabing ito. At may balik ang pasalamat sa iyo lamang. Aming dalangin ito sa iyo, Panginoon. Amen. And amen. Ating palakpakan ng Panginoon, mga kapatid. Tayo pong lahat ay makakaupo na. So, sa gabing ito, mga mahal kong kapatid, ay dinala ako ng Panginoon sa inspirasyong ito habang nasa pagbubulay-bulay nung nakarang araw. Kagaya po ng kwento ko sa inyo kanina, yung inawit natin, yung ipinawit ni Kuya Ninoy ay inawit ko to ng personal sa aking study room. Bigla ko na lang tong inawit out of nowhere habang nasa pagbubulay-bulay ay bigla ko na lang nadama, naging masaya ang puso ko, naging biglang solemn ang study room, nagbago ang atmosphere. At inawit ko ng pagkaganda ang awit na ito sa aking study room hanggang sa hindi ko na pumapigilan ang aking sarili sa pag-iyak at pagtangis sa Panginoon. At nasumasamba sa Kanya, mga mahal kong kapatid. At napakasarap na sumamba sa Panginoon.
Kaya doon sa aking isip, napakalinaw na ang Panginoon ay may mga inilalagay sa aking puso, sa aking isipan, na may mga katagang alalahanin natin. Huwag natin kalilimutan na tayo po ay nabubuhay sa bagong tipan, mga mahal kong kapatid. We are under the new covenant. So, akala natin, ang Biblia ay basta sinasabi lang yan na New Testament, Old Testament. Pero hindi po yan basta-basta, mga mahal kong kapatid. Pag sinabing Old Testament, yan po ang dealing ng Panginoon sa Israel. Yan po ang naging paraan ng Panginoong Diyos. Yan po ang pakikipag-ugnayan ng Diyos sa mga tao noong unang panahon. At alam naman natin na nakipag-ugnayan siya sa bansang Israel. Pero tayo sa ating panahon, mga mahal kong kapatid, mula nang ang ating Panginoon ay magkatawang tao, 2,000 taon ang nakakalipas, na isulat ang tinatawag na bagong tipan. At hindi lang yan basta bagong tipan dahil isang aklat yan. Kaya yan tinawag na bagong tipan dahil yan ay bagong pakikipag-ugnayan ng Diyos sa tao. Pakikipag-covenant, pangako. Pagsabing tipan, tipanan, pangako. Ito ay bagong pangako ng Diyos, bagong pakikipag-ugnayan niya, bagong pagsasakatuparan niya, mga mahal kong kapatid. At ngayon, alam natin na ang pakikipag-ugnayan ng Diyos ay sa mga hintil. At sa mga bansang hintil, kasama na ang Pilipinas, ay merong mga taong mapalad na itinalaga. Pinili na ng Diyos bago pa itatag ang sanglibutan. At ang mga taong ito na nabuhay, inaisilang sa ibabaw ng lupa, na na-identify sa Gentiles nation, mga bansang dati hindi kinilala ng Panginoon, mga bansa na kung saan ang paraan ng pagsamba ay hindi ayon sa kalooban ng Ama, bagkus pa ang pagsamba ay pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. At meron lamang isang uri ng pagsamba dati na kinalulugdan ng Panginoong Diyos, mga mahal kong kapatid. At yan ay ang pagsamba ng mga Judaismo, ang pagsamba ng mga Israelita na kumikilala sa Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Israel. At makikita natin sa lumang tipan paano sumamba ang mga Israelita. Ipinapakita doon na sila'y lumuluhod, nagpapatirapa, mga mahal kong kapatid, napakalawak ng kahulugan ng pagsamba. Napakaraming paraan para ipakita ang pagsamba. Pero ang isang ipinapakita sa banal na kasulatan sa lumang tipan, mga mahal kong kapatid, ay ang pag-bow down, ang pag-kneel down. At kahit man sa langit, kapag ang mga anghel ay sumasamba at nagpupuri, kagaya po ng ating napag-aralan nung nakaraan doon sa trono ng Diyos, ang 24 na matatanda ay nagpapatirapa. Yung kanilang mga korona ay kanilang inaalis sa kanilang ununan at inilalagay sa kanilang harapan at sila'y nagbabow down. And even the poor beast, mga mahal kong kapatid. So ito'y tanda ng pagsamba, yung pag-kneel down. Pero ang pagsamba, mga mahal kong kapatid, ang worship na tinatawag, na kagaya ng ating nabasa dito sa Book of John, kung babalikan natin, sabi sa verse 22, sabi ng ating Panginoon sa babaeng taga-Samaria, or the Samaritan woman, "Ye worship, ye know not what." Diba? Sinasamba ninyo ang hindi nyo nalalaman. Kaya mayroong word dyan na what. Kaya pwede nating tanungin, what is worship? Kasi pwedeng magtanong, ano ba ang pagsamba? Pag sinabing what, mga mahal kong kapatid, merong tinutukoy. Sa Tagalog ay ano, di ba? Ano?
Kapag ginamit ang salitang what, yan ay naghahanap ng kasagutan. Yang sabi ng Panginoon sa babae, sinasamba ninyo ang hindi nyo nalalaman. So ibig sabihin sa bahaging yun ng pangungusap ng Panginoon ay merong kasagutan. At ang kasagutan doon, mga mahal kong kapatid, ay ang tamang pagsamba. Sabi pa dito, sa pagpapatuloy, we know what we worship. Yan pang sabi ng Panginoon. Nalalaman namin ang aming sinasamba. Nalalaman namin. We know what we worship, for salvation is of the Jews. So, dinagdag ng Panginoon ang patungkol sa kaligtasan. At kung maalala nyo, yung tinalakay natin about sa the Son of Man prevails, yung poor beast, mga mahal kong kapatid, sumamba sila doon sa luklukan nung makita nila ang korderong waring pinaslang. Nalam naman natin ang kordero na yon, ang ating Panginoon, siya ang nag-prevail. Tinubos tayo, niligtas tayo. Hallelujah. Kaya naman, karapat dapat siyang parangalan, mga mahal kong kapatid. Karapat dapat siyang sambahin. Sabi ng Panginoon, nalalaman namin ang aming sinasamba. At sabi pa niya sa verse 23, but the hour comes, tapos dumarating ang oras, and now is, when the true worshipers shall worship the Father in spirit and in truth, for the Father seeketh such to worship Him. So hinahanap daw po ng Diyos Ama, mga mahal kong kapatid, ang mga tunay na mananamba, mga true worshipers. At hindi lang basta mga worshipers or mananamba, kundi such. Pag sinabi pong such, one of a kind, kakaiba, peculiar. Maraming mga sumasamba, mga mahal kong kapatid, pero merong kalipunan o mga tao, sabihin natin mga individual, na may totoong pagsamba na ginagawa. At ang oras daw po na ito, mga mahal kong kapatid, ay dumating na sa panahon pa ng ating Panginoon, nang siya'y dumating 2,000 taon ang nakakalipas. Ang ating Panginoon mismo nagsabi na ang araw na yon, ang oras na yon ay dumating na, na kung saan ang mga tunay na mananamba ay sasambahin ang Ama sa Espiritu at sa katotohanan. Sapagkat ang Ama ay naghahanap ng mga gayong, sa Tagalog gayong, mananamba sa Kanya. So sino yung mga gayon na yon na mananamba sa Kanya? Ibig sabihin, mga taong may pagkakilala sa Diyos. Mga taong may pagkakilala, may kamalayan, mga mahal kong kapatid, sa kalooban ng Ama. Mga taong alam nila ang layunin ng Diyos, ang purpose ng Diyos sa kanilang buhay. Kapag pinag-usapan ng worship, mga mahal kong kapatid, ito, malimit natin itong naririnig, mayroon tayong tinatawag na praise and worship. Pag sinabing praise and worship, aawit na tayo. Nagtataas tayo ng kamay. Nung nakaraan, ang ating kapatid, Brother Gideon, lumuhod. Yan ay mainam na bagay, mga mahal kong kapatid. At yan ay paraan, o sabihin natin, manifestation, isang tanda sa physical. Sa katawang ito na ikaw ay sumasamba. At gayon ito, ginagawa sa lumang tipan, mga mahal kong kapatid, at kahit man po sa bagong tipan. Pero ang kahulugan ng worship ay napakasimple. Di ba? Ang kahulugan ng worship o pagsamba, mga mahal kong kapatid, ay mataas na pagrespeto at paggalang sa Diyos. High respect and honor. Kaya nga yung ginagawa natin, mga mahal kong kapatid, kung mauunawaan lamang natin, at kung talagang nalalaman natin at naiintindihan ang bagay nating ginagawa tuwing araw ng pagtitipon, tuwing Wednesday at tuwing Sunday, ito'y isang paraan ng pagsamba natin sa Diyos.
Diba? Nung nakaraan, ipinaliwanag ko na to. Yung terminong pagsimba, pagsisimba, at pagsamba. Napakalayo po ng kaibahan yan, mga mahal kong kapatid. Maraming mga taong nagsisimba. Ibig sabihin, churchgoer. Pumupunta sa simbahan. Kahit ang mga taong nasa labas, nagsisimba sila. Pero hindi po sila sumasamba. Sapagkat ang pagsamba ay mataas na paggalang at pagrespeto sa Diyos. At ang pagsamba, mga mahal kong kapatid, na ating ginagawa sa dakong ito, sa gusaling ito ay nabiyayaan lamang tayo. Nabigyan tayo ng pribilehyo, hallelujah, na sa araw at sa oras na ito ay nabigyan tayo ng free time. At sinikap natin sa bawat isa, tayo, mga mahal kong kapatid, dahil merong pagtitipo na naitalaga na pagkasunduan, tuwing araw ng Wednesday, nirespeto natin ang napagkasunduan natin, na alam naman natin ang Panginoong Diyos ang naglilid sa atin. Nakasanayan na natin, sabihin pa kasi ito yung atin ng kinagisnaan. Simula ng bata ako, may Wednesday service na. At ito ay napagkasunduan ng mga unang tao pa noon na tuwing Wednesday magkaroon ng weekday service para ma-recharge ang mga mananampalataya, para makapakinig ng salita. Sapagkat bago mag-Sunday, Sunday to Sunday, medyo matagal. At talagang manlalamig ang isang Kristiyano. Kaya naisip ng mga mananampalataya, marahil ng unang panahon, maganda magkaroon tayo ng weekday service. At dati pa, kung sino man ang unang nakaisip nito, di natin alam. Kinopya na lang natin. Kung si Martin Luther ba, si John Wesley ba, o sa panahon pa nila Pablo ay meron na silang Wednesday service, hindi natin alam. Pero napagkasunduan ito, at ito ay napaka-inam at napakadakilang bagay na napagkasunduan at nabuo na tuwing araw ng Merkules, hallelujah, ay merong pagtitipon para tayo ay sumamba sa Diyos. Sa dakong ito mismo. Dahil ito na yung ating nakasanayan, kinagisnan, hindi natin, kumbaga, in-honor na natin, pinahalagahan na natin, kinilala na natin ito sapagkat ito naman ay mainam na bagay. Ang sabi ng Biblia, anumang mga bagay na mabuti ay pakaisipin natin to at itong ating gawin. Kaya ang araw ng Merkules, kung saan nagtitipon tayo, ay isang bagay na napakainam at napakaganda. At kung gagawin natin itong Thursday, Friday, walang problema. At ginawa natin to dati. Dati Friday, nag-Thursday din tayo. So napagkasunduan natin, mga mahal kong kapatid, na magsama-sama tayo dito. Marahil yung iba talagang malaya na makapunta pag-araw ng Merkulis ng gabi, at yung iba naman, bagamat may mga pinagkakaabalahan, ay sinikap nilang magkaroon ng time management, inayos nila ang kanilang mga schedule, kung ano yung kanilang mga gagawin. Halimbawa, yung iba nagtatrabaho, yung iba nag-aaral, may mga dapat gawin sa assignment, pero naglaan kayo ng oras sapagkat alam nyo may pagtitipon ngayong gabi. At yung free time natin from 6 p.m. to 8 p.m. na ibinigay ng Diyos sa atin para magsama-sama ay ginagamit natin sa napakainam na bagay. At isa sa ginagawa natin sa dakong ito, sa lugar na ito, sa taas na ito, mga mahal kong kapatid, ay pagsamba. Nagkasundo lang po tayo. Nabiyayaan tayo ng Diyos. Nagpapasalamat tayo sapagkat binigyan niya tayo ng million worth building. Million na po to, kahit hindi pa tapos. Pero kung makakaroon ng lindol na 7th magnitude or intensity, gigibain to ng lindol. Ang building ay babagsak. Pero ang mga true worshiper, mananatiling sumasamba. Sapagkat hindi ang lugar na ito, mga mahal kong kapatid, ang pinili ng Diyos para sumamba lamang tayo. Nabiyayaan lamang tayo ng Diyos na magkaroon tayo ng isang building na kung saan magtitipon tayo, na kapag umulan, hindi tayo mababasa at magkaroon tayo ng mainam na kalagayan pag-araw ng pagtitipon.
Nakakaintindihan ba tayo, mga mahal kong kapatid? So, nandito tayo sapagkat binigyan tayo ng Panginoon ng pribilehyo, ng pagkakataon, ng kalayaan na sumamba sa Kanya, na magpuri sa Kanya, na magpasalamat sa Kanya. Pero ang pinaka-importante sa lahat sa gabing ito, mga mahal kong kapatid, ay ang pakikinig ng salita. Sa ayaw at sa gusto natin, tuwing Wednesday, tuwing Sunday, may pagtuturo at pangaral ng salita. At dito natin yon napapakinggan sa lugar na ito. Sapagkat ito ang ibinigay ng Panginoon sa atin ngayon. Pero ang pagsamba, mga mahal kong kapatid, ang pagsamba ay hindi ito malilimitahan sa gusali lamang na ito. Ang pagsamba ay nagsisimula ito sa iyo mismo. Sa araw at sa oras, minuto, sandali na iyong inilaan para sa Panginoon. Nasaan ka man. Saan ka man naroon, mga mahal kong kapatid. Sa panahon na makita mo ang iyong sarili, hallelujah, at makilala mo ang Diyos at nalalaman mo ang Kanyang kalooban, nauunawaan mo ang Kanyang salita, saan ka man naroon, anumang oras, gabi man o umaga, madilim man o maliwanag, nakatayo ka man o nakaupo, nakahiga ka man o nakadapa, nasa school ka man o nasa trabaho, nasaan ka man, mararanasan mong sumamba sa Diyos sa oras na makita mo ito sa iyong sarili, makilala mo ito at maunawaan mo. Nandiyan pa ba kayo, mga mahal kong kapatid? So paano ba dapat sumamba ang mga mananampalataya? Actually, mga mahal kong kapatid, dalawang bagay lamang ang meron sa pagsamba. At sa dalawang ito ay lalawak sa marami pang mga salita na pwede nating i-connect at pagtagpi-tagpiin para lamang maunawaan natin ang pagsamba sa Diyos. Dalawang salita ang naisulat ko dito para may pakita ang ating pagsamba sa Diyos at maranasan ang totoong pagsamba sa Kanya. Una, respect. Respeto. Pag pinag-usapan ng respeto, mga mahal kong kapatid, ang meron dyan ay pagpapasakop, pagkilala. At ang pangalawa, love. Kung titingnan natin yan sa mag-asawa, husband and wife, ang hinihingi ng lalaki na dapat ibigay ng asawang babae sa lalaki ay respeto, pagpapasakop. Yan ang sinasabi ng Biblia. Mga babae, irespeto niyo ang inyong mga asawang lalaki, pasakop kayo sa inyo-inyong mga asawang lalaki. Nasabi naman ang kasulatan, kayo namang mga asawang lalaki, ibigin ninyo ang inyong mga asawang babae. So dalawang salita lang, mga mahal kong kapatid. At ang lahat lang yan ay naroon sa Diyos. Kung nagawang sabihin ng kasulatan na ibigin ng mga lalaki ang kanilang asawang babae, well, alam naman natin kung sinong dapat nating unang ibigin. Diba? Ang dapat nating ibigin ang Diyos. Kung sinabi ng kasulatan ng mga babae magpasakop sa kanilang asawang lalaki, well, in general, lahat tayo ay kinakailangan magpasakop sa Diyos. Amen. Kaya mga mahal kong kapatid, sa gabing ito, ito ang katotohanan, marahil, na dapat nating maunawaan at maintindihan at bulayin sa ating mga pagkataong pangloob, kauhawan natin na maunawaan at maranasan ang bagay na ito, na kung saan magagawa talaga nating sambahin ang Diyos sa Espiritu at sa katotohanan.
Kasi pwedeng nandito tayo sa gabing ito, sa gusaling ito, mga mahal kong kapatid, na hindi tayo sumasamba sa Diyos. Nagsimba lang tayo. Kaya nga, di ba, do sa senior kong memory sa post ko dati, hindi natin magagawang sambahin ang Diyos, mga mahal kong kapatid, na hindi natin siya lubusang nakikilala. Hindi maaari na masamba ng isang mananampalataya o ng isang tao ang Diyos sa tamang paraan ng pagsamba kung hindi niya nakikilala ng lubusan ang Diyos. Kaya kinakailangan talagang kauhawan ninyo ito. Kinakailangan talagang i-desire niyo ito, mga mahal kong kapatid. Ang pagsamba sa Diyos, hallelujah. Sabi pa nga nung awit na inawit natin nung Sunday, inawit nyo, pinakinggan ko sa YouTube, sa presensya ng Diyos, kapag sumamba tayo, ay mayroong kapayapaan. Sa presensya ng Diyos, kapag tayo ay sumamba, mga mahal kong kapatid, mayroong kasiyahan. There is joy, fullness of joy. At kayo ang nakakaalam, sa gabing ito, mga mahal kong kapatid, o sa bawat pagtitipon o sa bawat sandali ng inyong buhay, kung saan man kayo naroon, kung merong bukal sa inyong pagkataong pangloob, hallelujah, merong bukal, merong fountain, na kung saan nagbibigay ng pananariwa sa inyo sa bawat pagkakataon na tayo sumasamba sa Diyos. Totoo, bilang tao, nasa laman ng hihina tayo. Marami tayong pinagdaraanan ng mga pagsubok, mga suliranin, mga mahal kong kapatid, mga karamdaman, pangangailangang pinansyal, emosyonal, pisikal, sa mga may karamdaman. Pero sa panahon, hallelujah, na ipinasya nating sambahin ang Diyos, sa sandaling hinanap natin ang Diyos, mga mahal kong kapatid, sa sandaling nagbigay tayo, naglaan ng oras, nagdesisyon tayo, sa madaling sabi, nais kong manalangin sa Panginoon. Pupunta ka sa bahagi ng iyong silid o kung nasaan ka man naroon, magbubulay-bulay ka, mananalangin ka sa Panginoon, din pagkadakay kung nauunawaan mo ang pagsamba doon mismo sa lugar na yon, anumang oras, nagagawa mo ng sambahin ng Diyos at nagkakaroon ng kagaanan sa puso mo, sa kaluluwa mo. Nagkakaroon ng kapayapaan, nagkakaroon ng kasiyahan na kahit walang worship leader, kahit walang music, napakasarap umawit sa Panginoon. Na kahit walang nagsasabing sumigaw ka, sumigaw tayo, ay nagagawa mong hindi mo mapigilan ang iyong sarili. Na kahit nandun ka sa isang sulok ng silid mo, o kahit nga naglalakad ka sa kalsada, habang nagbubulay-bulay kang iniisip mo yung problema mo, yung suliranin, habang nagbubulay-bulay ka, biglang nangusap ang Panginoon, ipinaalala niya ang kanyang salita sa puso mo. Then nagdesisyon ka nung araw mismo yun habang naglalakad ka, inisip mo ang Panginoon. Kinilala mo siya sa buhay mo habang naglalakad ka, sumasamba ka na sa kanya. Nire-respeto mo siya, kinikilala mo siya, ginagalang mo siya. Hindi mo naalintana yung mga taong kasama mong naglalakad, yung mga nakakasalubong mo. Maya-maya na lamang tumutulo na yung luha mo. Di ba? Ang sarap na sa pakiramdam. Napakagaan na sa pakiramdam at maya-maya ang Diyos nagpapahayag, nagbibigay na ng kaalaman, ng kaunawaan, binibigyan na ng kasagutan yung bagay na ibinubulay mo, na suliranin at problema. At uuwi ka ngayon na masaya. Pero alam nyo, nakakalungkot, mga mahal kong kapatid, yung napagkasundoan natin mismo, di ba, malaya tayo ngayon na sumamba sa Diyos.
Kaya nga nagkasundo tayo kasi ito yung malaya nating panahon para sumumba. Pagdating na sa bahay, may TV, may anak ka, may asawa, may trabaho. Mahirap na po. Bibihira ang mga mananampalatayang sumumba sa kanilang bahay. Hindi ko alam kung nagagawa nito mga mahal kong kapatid. Kaya napakapalad na ninyo, napakapalad na natin na mayroong ganitong panahon. Malaya tayo na pagkasunduan natin na dapat alam natin nandito tayo para sumamba sa Diyos. Pero alam nyo, mga mahal kong kapatid, kung wala tayong panahon na sambahin ng Diyos at hindi talaga natin alam at hindi pa lubos na naunawaan ang pagsamba sa Diyos at hindi natin ito nagagawa sa ating mga sarili. Sa ating mga sarili. Hindi natin magagawang sambahin ng Diyos sa lugar na ito. Bakit ko sinasabing sambahin ng Diyos sa ating mga sarili? Hindi sa bahay. Hindi sa building na ito. Bakit ko sinabing sambay ng Diyos sa ating sarili? Nasaan ba ang tamang lugar para sumamba sa Diyos? Nung unang panahon sa lumang tipahan at kahit sa pagpasok ng bagong tipahan, mga mahal kong kapatid, merong tinatawag na place of worship at yun ay sa Jerusalem. At yun ang sinasabi ng babaeng taga Samaritana. Na bakit sinasabi niyo ng lugar ng pagsamba ay ang Jerusalem? Sa lumang tipan may templo. Na sinabi ni David, ako'y namamalagi sa iyong templo para sumamba. Sa panahon ni Moses, merong tabernakulo na kung saan sumasamba ang mga pari at ang saserdote. Pero may mga pagkakataon din naman, mga mahal kong kapatid, na kahit wala sila sa templo, kahit wala sila sa tabernakulo, kahit nandun sila sa labas, kahit naglalakbay sila, naalala nyo si Elisar, nang tugunin ng Diyos ang kanyang dalangin, automatic nagpatira pa siyang sumamba sa Diyos. Pero merong lugar sa lumang tipan na talagang inilaan ng Diyos para doon magsama-samang sumamba ang mga Israelita. Sa panahon ng ating Panginoon, nandun pa yung templo. At doon, nagsasama-sama ang mga Israelita at kahit man ang mga apostol ng ating Panginoon, mga mahal kong kapatid. Sa bagong tipan, sa pagpapasimula ng iglesia, ay meron ng pagsambang ginagawa ang mga alagad ng Panginoon. At sa panahon natin, dito nalito ang marami sa paraan ng pagsamba. Isa sa kinakonfuse ng marami ay anong araw ba dapat sumamba? Sabado ba o Linggo? Well, pag pinag-usapan ang araw, mga mahal kong kapatid, kung ang Biblia ang tatanungin natin, napakalinaw na sinasabi ng Biblia ang araw, kung talagang specific na araw, Linggo. Bakit merong specific na araw? Sapagkat doon sa specific na araw na yon, doon nagtitipon-tipon ang mga mananampalataya, nagkasundo sila, nagkaisa silang magsama-sama doon, dala ang kanilang mga ibibigay sa Panginoon bilang pasalamat, at sa napagkasunduan na araw na yon, doon kasi merong pagpapahayag ng salita. Na bagamat totoo, pwede nating sambahin ng Diyos araw-araw, pero merong specific na araw, araw ng Linggo, unang araw ng Sanglinggo, upang sumamba sa Diyos. At inisip ng mga ibang simbahan, ibang grupo, ito'y Sabado. Kung specific na araw, at dinidilan talaga nila, mga mahal kong kapatid, iniisip nilang Sabado. Pero ang mga alagad ng Panginoon, nagtitipon sila tuwing unang araw ng Sanglinggo. Si Pablo, kapag bumisita sa mga iglesia, unang araw ng Sanglinggo, Sunday. Actually, nung binasa ko po ulit yung Book of Acts, mga mahal kong kapatid, yung paraan ng kanilang pananambahan sa Diyos, yung paglilingkod nila sa Diyos, yung isang tagpo na nai-record sa banal na kasulatan sa Book of Acts,
na kung saan merong isang binatang nahulog. Di ba? Nangaral si Pablo, nagturo ng salita ng Panginoon, na malimit natin itong mabanggit na nangaral si Pablo hanggang alas 12 ng gabi. Ganon kahalaga sa kanila yung salita. Pero hindi nga lang pala alas 12, mga mahal kong kapatid. Nangaral po si Pablo hanggang umaga. Basahin niyo ulit ang Biblia niyo. Dahil matapos na buhayin ni Pablo yung binatang nahulog, nangaral ulit siya hanggang umaga na. E tayo, mga mahal kong kapatid, isang oras pa nga lang, dalawang oras, dahil alam natin nagsisimba lang tayo, inaantok na tayo, boring na tayo, nasaan ang kagalakan ng mga anak ng Diyos? Nasaan yung uuwi tayo sa ating mga tahanan na masaya? Nakagaya ng babaeng Samaritana na nakapakinig ng salita. Actually, ang babaeng ito, mga mahal kong kapatid, hindi niya inaasahan na nung araw na yon ay makakatagpo niya ang Panginoon at maririnig niya ang tinig ng Panginoon at makikilala niya si Kristo. Ang alam ng babaeng ito, yung kinagawian niya, alas 12 ng tanghali, nag-igib siya, may dala siyang banga. Yung banga na yon, marahil importante para sa kanya, para sa kaniyang asawa. Panlima niyang asawa. Pero nang makilala niya ang Panginoon, nang sabihin ng Panginoon, kung makikilala mo kung sino ang kausap mo, hihingi ka sa kanya ng tubig. At ang ibibigay niyang tubig sa iyo ay tubig na babalong bubukal mula sa iyong kalooban. At kailanman ay hindi ka na mauuhaw. Hindi ka na magiging dry. Sa kagalakan ng babaeng ito nang makilala si Kristo, yung normal niyang ginagawa, yung paghahanap buhay, pagtatrabaho, yung banga na dapat niyang lalagyan ng tubig, iniwanan na niya. Kumaripas siya ng takbo, pabalik sa kanilang bayan. Galak na galak sa kanyang puso na nagsabi, mga kapatid, nakilala ko ang Kristo. Halika kayo. Ang dami nung invite ng babae pagbalik sa Panginoon para makinig. Ang dami niyang invites. Kaya sana yung mga nag-i-invite dito na totoong nakaranas sa Panginoon at nakakakilala sa Panginoon, mga kapatid ko. Nag-i-invite tayo sa mga tao, sa mga kakilala niyo, sa mga kamag-anak niyo, kaibigan niyo, na dala ang kasiyahan sa puso ninyo. Na alam niyo kung ano meron sa Panginoon, ano ang meron sa Panginoon, bakit tayo pumupunta dito. Kaya nakakalungkot tayo mismo sa ating sarili, hindi natin alam ang ating ginagawa. Nagsisimba lang po tayo dito, mga mahal kong kapatid. Hindi sumasamba. Sapagkat ang totoong pagsamba, ulitin ko, dalawang salita lamang ang meron dito, respeto at pag-ibig. Pagpapasakop. Ano meron sa pag-ibig? Pagsunod. Diba? Kikilos ka, susunod ka. Hindi dahil sa napipilitan. Hindi dahil may nagsabi sa'yo, kundi sumusunod ka, dala ng pag-ibig. Dala ng pagmamahal na nararamdaman mo sa Panginoon, sa pagkakilala mo sa Kanya, sa naranasan mong kaligtasan. Hallelujah! Alam nyo, mga mahal kong kapatid, palaisipan ito sa inyo ngayon. I hope so. Para sa ikalawang bahagi ng paksa natin, the power of God. Na marahil, pinahintulot ng Panginoon na ito ang mauna para magkaroon tayo ng pagbubulay ngayon.
na talagang merong kulang sa atin, mga kapatid ko. At gusto kong maging totoo sa inyo ngayon. Ayaw ko kayong paasahin na bagamat, oo, iniisip natin, tama na yung ginagawa natin, ang ganda na po ng ginagawa natin. Pero may kulang po talaga, mga mahal kong kapatid. At napakalaki po ng pagkukulang natin na kinakailangan po talaga natin kauhawan ito ngayon. Dahil ang totoong pagsamba sa Diyos, nagbibigay ito ng kasagutan, nagbibigay ito ng kagaanan, nagbibigay ito ng kapayapaan, nagbibigay ito ng kasiyahan. Sa oras na magpakumbaba ka sa Panginoon, sa oras na lumapit ka sa Kanya, sa oras na kilalanin mo siya sa buhay mo, sa oras na siyang nasa isip mo, na nakikita mo ngayon ang iyong sarili, kung may naging pagkukulang ka man at pagkakamali, itinutuwid mo at itinatama, nagpapasakop ka sa Kanyang salita. Hallelujah! Habang ang Panginoon ang nasa isip mo at ang Kanyang salita ang binubulay mo, merong nangyayaring kakaiba. Alam nyo, napakahirap baguhin ang atmosphere, mga mahal kong kapatid. Ulitin ko, buti pinaalala ng Panginoon, bakit sinasabi kong sa sarili natin? Bakit sa sarili natin magsisimula ang pagsamba? Kanina habang ako'y nandoon, mga mahal kong kapatid, merong bahagi sa lyrics na nagsasabing altar, di ba altar? At ang nasa isip ko, may mga tinatawag na altar calling. Sa mga panahon ng joint fellowship, camp meeting, may altar calling, may mga nag-iiyakan sa unahan. Kasi iniisip natin, nandito ang Panginoon, ang pulpito ay banal, ang pulpito ay sagrado, at tila ba pag lumapit ka sa dakong ito ay mararanasan mo ng Panginoon? Well, pwedeng totoo yun. Pwede mong maranasan ng Panginoon sa harapan. Hindi dahil sa pulpito, hindi dahil sa lingkod ng Panginoon na nasa harap mo, kundi dahil sa iyo mismong sarili. Nakatayo ka sa iyong sarili, nakaluhod ka sa iyong sarili, nasa iyong sarili ka, na nagpapakumbaba sa Panginoon, na kinikilala siya, na binubulay mo siya sa iyong isipan at sa iyong puso. Kaya kahit nasaan ka, kahit hindi ka pumunta dito, kahit nandun ka sa sulok na bahagi, kung magpapakumbaba ka sa Panginoon, magagawa mong maranasan ng Panginoon sa dakong iyon. Bakit nasaan bang Panginoon, mga mahal kong kapatid? Ulitin ko, Panginoon, wala sa building na ito. Pagkatapos ang gawain natin, isa-isa na po tayo mag-aalisan. Nasaan bang Panginoon sa buhay natin? Kasama natin siya, mga mahal kong kapatid. Kung totoong tinanggap natin ang Espiritu ng Panginoon at tayo nabautismuhan ng Espiritu Santo, alam natin na andyan lang ang Panginoon kasama natin. Ang kailangan dito maging tama ang puso natin. Di ba sabi ni Pablo, tayo ang templo ng Diyos. Hindi ang building na ito ang templo ng Diyos. Hindi sa Jerusalem, hindi sa kung saan mang lugar, pumunta ka doon sa bundok na yon. Pag andun ka, pwede mong sambahin ang Diyos. Bakit? Andun ka! Kung saan ka man naroon, pagbaba mo, kahit saan ka, pag andun ka, pwede kang sumamba. Bakit? Andun ka. Ikaw ang worshiper. Hindi mo kinakailangan maghintay ng kasama. Ikaw mismo, ikaw sa iyong sarili, andun ka bilang worshiper. And you can worship God at doon mismo kung saan ka. Alam nyo, mga mahal kong kapatid, maraming nandito ngayon, di naman talaga sumasamba. Nagsisimba lang. Kaya umuwi pa rin, hindi nagsisi. Umuwi pa rin, namakasalanan pa rin.
May problema pa rin, walang katugunan. Magkaaway pa rin ng kaaway pa rin ng asawa. Masama pa rin ang loob sa kapatid. Pag ganun po ang kalagayan natin, hindi po natin nasamba ang Diyos. Sapagkat kapag nasamba natin ang Diyos, mga kapatid ko, naalala niyo yung pinag-uusapan natin, yung hindi mananampalatayang biglang nakapasok sa pagtitipo ng mga banal sa sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto. Hindi niya inaasahan nung araw na yun, nasasamba siya sa Diyos. Nang merong magpropeseya, nang marinig niya ang pangangaral, exhortation ng salita, nahipo ang kanyang puso, nagpakumbaba siya. Nalala niyo ba? Nang marinig niya ang salita ng Panginoon, nagpakumbaba siya. Nalaman niya ang kanyang mga pagkakamali, naintindihan niya ang kanyang kalagayan. At ang sabi ng Biblia, siya'y sumamba sa Diyos. Kaya ang totoong pagsamba, mga mahal kong kapatid, magpapasimula ito sa iyong sarili. Makilala mo ang Diyos sa buhay mo, magpakumbaba ka, itama mo ang puso mo. Ang pagluhod, hindi masama. Pero kahit lumuhod po kayo dyan, mga mahal kong kapatid, kahit umiyak pa kayo, pero kapag hindi nyo lubusang nakikilalang Panginoon, inisip nyo talaga siya at binulay siya sa buhay ninyo, at nagpakumbaba kayo, at handang ituwid kayo sa buhay ninyo, hindi nyo magagawang sambahin ng Diyos. Yan po ang katotohanan. At ulitin ko, kapag hindi po natin nasamba ang Diyos ng tama, mga mahal kong kapatid, walang mangyayari. Kung pumunta tayo dito na may kabigatan, may problema, uuwi pa rin tayo may problema at may kabigatan. Pero alam nyo, kahit nasa bahay tayo, sana nararanasan natin to, mga mahal kong kapatid, kahit nasa bahay tayo, sa mga panahon ng merong mga, sabi natin, sa pagbubulay-bulay, sa panahon man ng katiwasayan, kapayapaan o kaguluhan, sa oras na sumamba tayo sa Panginoon, magpakumbaba sa Kanya, kilalanin siya, pahalagahan ang Kanyang salita, binuklat mo ang iyong Biblia, na nalangin ka, nasa pagbubulay ka, hindi mo namamalayan na yung pala ay sinasamba mo na ang Diyos. At gusto kong sabihin sa inyo na sa mga panahon kung nararanasan nyo yan, yan ay pagsamba nyo na sa Diyos. At kung totoong pagsamba yan na nakikilala nyo ang Diyos, hallelujah, mga mahal kong kapatid, merong nangyayari. Di ba? Meron tayong nararanasan. Napakasarap. Totoo yung sinasabi ng awit na may kapayapaan sa presensya ng Panginoon. Kaya sana sa gabing ito, maunawaan natin ng lubusan. Napakasimple nito, mga kapatid ko. Ipinapaalala ng Panginoon sa atin sa gabing ito, wala tayo sa lumang tipan. Para isipin natin, nasasamba tayo sa lugar na ito lamang. Katatawagin nating praise and worship ang pag-awit na maghihintay pang sabihin, sumamba tayo at magtaas ng kamay at maghihintay pa kung kailan mag-aawitan sa kaluluhod. Itong pangungusap ng Panginoon, alalahanin natin, wala tayo sa lumang tipan, nasa bagong tipan tayo. At sa bagong tipan, mga mahal kong kapatid, tayo ang templo ng Diyos. At hinahanap ng Diyos ang mga totoong mananamba sa Kanya. Sa spirito at sa katotohanan. Ibig sabihin sa spiritual na kalagayan. Hindi sa physical. Tingnan niyo po ang Katoliko, sumasamba sila sa physical, sa natural. Lumuluhod sila. Makikita niyo talaga mga Katoliko pag nagsimba lahat yan nakaluhod. Pero hindi yun spiritual na pagsamba.
Sapagkat ang sinasabing pagsamba sa Espiritu, mga mahal kong kapatid, yan ay pagsamba sa pagkatao mong pangloob. Pagkilala mo yan sa Diyos. Hallelujah. Totoo, ang Diyos ay Diyos. Ang Diyos natin, ang Ama ay Espiritu. Pero huwag tayong matrap doon, mga mahal kong kapatid, sapagkat alam natin na ang Diyos ay mayroong katawan. At ang katawan niya ay ang ating Panginoong Jesucristo. Nakaluklok ang Diyos sa trono, pero sa spiritual na kalagayan, kasama natin siya ngayon. Tayo ang kanyang templo, tayo ang kanyang katawan. Kaya asan man tayo, mga mahal kong kapatid? Nasa bahay man tayo, nasa trabaho, ano man ang ating ginagawa, sa oras na isipin natin ng Panginoon, sa oras na siya ang nilaman ng ating isip at ng ating puso, at nagpasimula kang magbulay-bulay ng kanyang salita, nagpapasimula kang sumamba sa kanya. Sa oras na manalangin ka, maglaan ka ng panahon sa pananalangin, nagpapasimula kang sumamba sa kanya. Sa oras na magpasimula kang umawit na galing sa puso at iyong nauunawaan ng iyong inaawit, kahit naglalakad ka, nagpapasimula kang sumamba. At kahit walang mga ngaral, kahit walang five-fold na nagtuturo nung araw na yon, habang naglalakad ka, ang Panginoon nangungusap, may ipinapahayag sa puso mo. Kaya naman, pag-araw ng Linggo, may patotoo ka. Pag-araw ng Linggo, pagtitipon, masaya ka. At kung wala ka namang naranasan dahil sa napakatindi ng paggawa ng kaaway at sa nararanasan mong kahinaan sa iyong sarili, meron kang pag-asa, buhay na pag-asa. Kung hindi mo ito magawa sa bahay dahil napakagulo sa bahay, wala kang panahon para sa Panginoon sa mga araw from Monday to Saturday, then meron kang pag-asa na sa araw ng Linggo may ilang mga oras na pwede mong ilaan sa Diyos, na meron kang ini-expect, inaasahan, na alam mo sa sarili mo, sasambahin mo siya, nagagawin mo ang kanyang kalooban. At kung totoo, mga mahal kong kapatid, kung ipinasya mo sa iyong puso na hanapin ang Panginoon, maglaan ng oras para sa Panginoon, imposibleng hindi mo siya maranasan. Kaya mga mahal kong kapatid, nasaan kayo sa dalawang ito? Nagsisimba o sumasamba? Marami po nagsisimba lang. Basahin nga natin ang Book of Luke chapter 24, mga kapatid. At paghahanda ito sa paksa natin next Wednesday, loobin ng Panginoon patungkol sa kanyang kapangyarihan na dapat na nararanasan ng bawat isa sa atin. Sa Luke chapter 24, sabi sa verse 44, mga kapatid, sabi ng ating Panginoon, ito ang aking mga salitang sinabi ko sa inyo, nang ako'y sumasa inyo pa, na kinakailangang matupad ang lahat ng mga bagay na nangasusulat tungkol sa akin sa kautusan ni Moses at sa mga propeta at sa mga awit. Ang tinutukoy ng Panginoon dyan ay yung panahon ng 3.5 na ministry niya. Dito kasi sa tagpong ito ay paalis na siya, mga kapatid. Akyat na siya sa langit. Kaya mayroong ipinapaalala ang ating Panginoon sa mga alagad. Sabi sa verse 45,
Nang magkagayoy, binuksan niya ang kanilang mga pag-iisip upang mapag-unawa nila ang mga kasulatan. At sinabi niya sa kanila, ganyan ang pagkasulat na kinakailangang maghirap ang Kristo at magbangong muli sa mga patay sa ikatlong araw. At ipangaral sa kanyang pangalan ang pagsisisi at pagpapatawad ng mga kasalanan at sa lahat ng mga bansa magbuhat sa Jerusalem. Kayo'y mga saksi ng mga bagay na ito. 49. At narito, ipadadala ko sa inyo ang pangako ng aking Ama. Tatapwat, magsipanatili kayo sa bayan hanggang sa kayo'y masangkapan ng kapangyarihan galing sa taas. Sabi dito, and behold, I send the promise of my Father upon you, but tarry ye in the city of Jerusalem until ye be endued with power from on high. Verse 50, at kaniyang dinala sila sa labas hanggang sa tapat ng Bitanya. At itinaas niya ang kanyang mga kamay at sila'y binasbasan. At nangyari na samantalang sila'y binabasbasan niya, ay iniwan niya sila at dinala siya sa itaas sa langit. So yan po yung nasa Book of Acts din, mga kapatid. Acts chapter 1. Parihas po yung tagpo diyan. Sabi sa verse 52, at siya'y sinamba nila and they worship him and return to Jerusalem with great joy. Narinig niyo po ba, mga mahal kong kapatid? When they worship the Lord, pumunta sila sa Jerusalem na bagamat mayroong pag-uusig na mayroong dakilang kagalakan. That's the true worship. Binuksan ng Panginoon ang kanilang kaunawaan. Napakalinaw na sinabi dito na binuksan ng Panginoon ang kanilang mga pag-iisip at kanilang napag-unawa ang mga kasulatan. Ibig sabihin, naranasan na po ng mga alagad yung kapanganakan sa Espiritu. Naranasan ng mga disipulo na may panganak. Nung nakaraan, nag-uusap kami, nung nakaraan, mga mahal kong kapatid, nabautismuhan ba ang mga disipulo? Sila Apostol Pedro na nagbautismo, nabautismuhan kaya sila? Ako naniniwala ako, nabautismuhan sila sa tubig sa pangalan ng Panginoon. Hindi po si Jesus Christ ang nagbautismo sa kanila sa tubig. Pero merong nagbautismo sa kanila. Pwedeng binautismuhan nila ang isa't isa. Hindi maaaring ipangaral nila ang isang bagay at ituro at gawin ito na hindi nila ito mismo naranasan. Kaya kung titingnan nyo, mga mahal kong kapatid, tingnan nyo dito. May bagay akong gustong tingnan pa bago tayo magpatuloy. Yung binabasa natin kanina ay nasa chapter 4 at may kinalaman sa pagsamba sa Panginoon, pero kung atras tayo ng konti para lang magkaroon tayo ng sabi natin ng pagbubulay-bulay dito at kaunting kaisipan, sabi sa verse 1 ng chapter 4 ng John, ibig sabihin nagpapasimula pa lang ang Panginoon sa ministry niya, katatawag pa lang niya sa mga disipulo. Ito ay parallel, medyo parallel ito sa Matthew chapter 4, Luke chapter 4, at dito sa John chapter 4, sabi sa verse 1, nang maalaman ng Panginoon na nabalitaan ng mga Pariseo na si Jesus ay gumagawa at bumabautismo ng lalong maraming alagad kaysa kay Juan, bagamat hindi bumabautismo si Jesus, kundi ang kanyang mga alagad.
Nagpapasimula pa lang ang Panginoon sa ministry niyan, mga mahal kong kapatid, after niyang matawag ang mga disipulo. Sino daw po yung mga bumabautismo? Mga disciples. Anong uri kaya ng bautismo ang bautismo nila? Palaisipan, bautismo ni Juan? O bautismo na ni Jesus Christ? Yung itinuro ng Panginoon. Yan, palaisipan po yan. Pero naniniwala ako, mga mahal kong kapatid, na ang mga alagad na bautismuhan na sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga yung labing, di ba, doon sa Acts chapter 19, or 9, kung ako nagkakamali, or chapter 19 rather, nung ma-meet ni Pablo yung mga alagad ni Juan Bautista, di ba? Ang tanong na Apostol Pablo, sa ano kayo nabautismuhan? Sabi ng mga alagad ni Juan, sa bautismo ni Juan. Ibig sabihin, may dalawang uri na ng bautismo noon. Bautismo ng ating Panginoon na kanyang itinuro at bautismo ni Juan Bautista. At sa mga huling bahagi ng kasulatan, after ng ministry mag-minister ang ating Panginoon, bago siya umakyat sa langit, mga mahal kong kapatid, ipinaalala lang niya kung anong dapat gawin ng mga alagad na kinakailangan nilang humayo sa buong sanglibutan, magturo, mangaral, at bautismuhan ang lahat ng mga bansa, gawing alagad ang lahat ng mga bansa, bautismuhan sa pangalan ng ating Panginoon para sa ikapagpapatawad ng kanilang mga kasalanan at tatanggapin nila ang kaloob ng Espiritu Santo. Kaya itong mga alagad, kung babalikan natin ng Luke, tingnan niyo mga kapatid. Sa pagtatapos natin at preparation din ng ating topic sa susunod na Wednesday, bago nila naranasan ang Acts chapter 2, yung panahon ng Pentecost, sabi dito sa Luke chapter 24, sa verse 49, at narito ipapadala ko sa inyo ang pangako ng aking Ama. Datapwat magsipanatili kayo sa bayan hanggang sa kayo'y masangkapan ng kapangyarihan galing sa taas. Sa English, endued with power. So pag-uusapan natin yan sa susunod na pagtitipon, mga mahal kong kapatid. Ano ang apat na uri ng kapangyarihan ng Diyos? At isa ito. Isa ito sa kapangyarihan ng Diyos na kinakailangang maranasan. Una, ng mga manggagawa at ng mga, kahit din ng mga mananampalataya. Until ye be endued with power from on high. Sa verse 50, and he led them out as far as to Bethany, and he lifted up his hands and blessed them. Pinagpala ng Panginoon ang kanyang mga disipulo. Sa palagay niyo, ano kaya ang tinanggap nila? When the Lord Jesus blessed them, ano kaya ang tinanggap nila, mga mahal kong kapatid? Actually, sa John, meron pinakita doon. Sabi ng Panginoon sa mga disipulo, receive ye the Holy Ghost. Diba? At hiningihan ng Panginoon ang mga disipulo. Basahin natin John chapter 20. Tingnan niyo ito, mga kapatid. Iba ito sa bautismo sa Espiritu. Sapagkat sabi dito sa John chapter 20, verse 21, sinabi ngang muli sa kanila ni Jesus, kapayapaan ang sumayin niyo. Kung paanong pagkasugo sa akin ng Ama, ay gayon din naman sinusugo ko kayo. Verse 22, at nang masabi niya ito, sila'y hiningahan niya. Ito po yung ginagaya ng mga denomination na ihip-ihip, tapos nagtutumbahan. Pero false po yun, mga mahal kong kapatid.
Meron kasing scripture na inihipan. At ginagaya nila ang Panginoon na hinihipan ng mga tao, minsan hinihipan sa bumbunan. Tapos itutulak, matutumba. Yan po yung mga Pentecostal. Pero tingnan niyo ano meron dito. Sabi ng Panginoon, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Sa English nga, Sister Mary Ann, receive ye the Holy Ghost. Yang sasagot ko dyan, amen. Sa palagay nyo, nasabihin niya ng Panginoon, tinanggap kaya nila o hindi? They receive the Holy Ghost. They experience, mga mahal kong kapatid, naranasan na nila ang born-again experience. Nakikilala nila ang Panginoon. Kaya ang sabi doon sa Luke, babalikan natin, they worship the Lord. Hindi maaaring magtamo ng kagalakan ang mga disipulo kung hindi pa nila nararanasan ang Espiritu ni Kristo sa kanilang pagkataong pangloob. Ang gusto kong ipahayag dito, mga mahal kong kapatid, may mga anak ng Diyos na naranasan ang kapanganakan sa Espiritu sa pamamagitan ng pananampalataya by faith. Nang marinig natin ang ebanghelyo ng kaligtasan, nang marinig natin ang salita ng ating Panginoon sa pamamagitan ng mga pagtuturo at pangaral, nang tayo po ay sumampalataya, nang tayo ay totoong sumunod at pagpabautismo, naranasan natin ang kapanganakan sa Espiritu. Sana nga po, mga mahal kong kapatid, by faith, pero ibang bagay ang bautismo sa Espiritu Santo. At ito po ang pag-aaralan natin sa susunod. Ano meron dito? At siguro panahon na para talaga maunawaan natin to, mga mahal kong kapatid. At matiyak natin kung nararanasan nga ba natin at naranasan na natin ang bagay na ito. Sapagkat ang taglayin ng Espiritu ng Panginoon, dito mo lang magagawang sambahin ng Diyos kahit nasaan ka. At sa panahon na kilalanin mo siya, sa panahon na siya ang nasa isip mo, hallelujah, ang Panginoon ang nasa puso mo, nagpasimula kang umawit, nagpasimula kang magbasa, nagpasimula kang manalangin, kahit nandun ka sa tahanan mo, nagagawa mo ng sambahin ang Diyos. At ang Diyos merong ginagawa. Kung hindi man nung araw na yon mismo, mga mahal kong kapatid, dahil nagawa mo siyang sambahin, lilipas ang mga ilang sandali, oras, araw, then ang kasagutan ng Panginoon ay ibibigay niya. Amen. Ang kagalakan, ang katuwaan sa puso. Napakasarap pong sumamba sa Panginoon, mga kapatid. At nagagawa nating sambahin ng Panginoon sa oras at sa sandali na ibinaba natin ang ating sarili at hindi tayo ang nakikita. Kaya nga sa panahon na mabigat ang ating nararamdaman, tila po ba pagod tayo, tila po ba mahina tayo, tila po ba nalalamig tayo, marami tayong suliranin, tayo po ay nasa lamang ito. Yan po ang katotohanan, mga mahal kong kapatid, wala ka sa Espiritu. Pero kapag nagpasimula ka, hallelujah, na sabihin natin nahihirapan ka, meron kang iniinda, meron kang nararamdaman, bigla kang nagdesisyon na isipin ng Panginoon, isipin ng kanyang salita, magbulay-bulay, manalangin, umawit, di ba? Kahit nasaan ka, nasa bahay, nagpapasimula ka palang sumamba sa kanya. At kung totoong pagsambayan at ang Panginoon nasa puso mo, nagkakaroon ng pagbabago. Di ba? Nagkakaroon ng totoong kasiyahan, kagalakan sa puso mo. At sana nga nararanasan natin yan, mga mahal kong kapatid. Lalong-lalo sa pagtitipon natin tuwing araw ng Wednesday at Sunday. Napagkasunduan natin to na sumamba sa Diyos, mga mahal kong kapatid, pumunta tayo dito para sumamba. Iset natin yung isip natin na pumunta tayo dito para sumamba. Hindi para magsimba. Kasi pag inisip mo magsimba, alas 6 pupunta ka, alas 8 matatapos, tapos na, uwi ka na.
Pero kapag inisip mo sumamba ka, kapag iniisip mo sumamba sa Diyos, ibang bagay ang mararanasan mo. May bibigay mo ang buong atensyon sa Kanya. Kapag umawit, ibibigay mo ang nararapat na pag-awit. Habang nakaupo ka, magagalak ka at matutuwa at masisya sa Kanyang salita. Bakit? Alam mong ito ang dapat mong gawin. At habang ginagawa mo ang bagay na yan, ang Panginoong Diyos ay kumikilos sa kaibuturan ng iyong puso. Kaya may mga kapatid, hallelujah, na sa araw ng Linggo, sa araw ng pagtitipon, merong nakaranas talaga ng totoong pagsamba. Merong kinausap ang Panginoon, pero marami ang hindi. Bakit, mga mahal kong kapatid? May kinalaman to sa atin mismong mga sarili. I hope naging malinaw sa atin ang simpleng paksang ito. Magagawa nating sambahin ang Diyos sa oras at sa sandali, saan man tayo naroon, kahit andyan ka, kahit nasa bahay ka, kahit nandito ka, huwag mong hintayin na mapunta ka dito sa pulpito para sumamba sa Diyos. You can worship God anytime, anywhere. As long as nandyan ka sa iyong sarili, na iniisip siya at nasa puso mo siya, nagagawa mong sambahin ang Diyos ng totoong pagsamba. Amen. Sapagkat ang totoong mananamba ay ikaw. At kung saan ka naroon, andun din ang Diyos, magagawa mo siyang sambahin sa araw at sa oras na yon. Amen. Tayong lahat ay magsitayo, mga mahal kong kapatid. Naway makatulong sa inyo at nakatulong sa atin ang simpleng paksang ito. Yung awit na inawit natin kanina, iniisip ko nga na ano kaya kung maging tema natin ang awit na ito, maging ano natin, diba? Kung sa school, merong bayang magiliw, lupang hinirang. Ano meron doon? Paggalang sa Pilipinas. Naisip ko lang naman yun kasi napaganda ng nilalaman ng lyrics ng awit. Awitin nga natin bago tayo manalangin, mga mahal kong kapatid. Try nating sambahin ang Diyos ngayon. Huwag niyong tingnan si Brother Ryan. Huwag niyong isipin nandito kayo sa building ngayon. Ikaw ang totoong mananamba. At habang nakatayo kayo dyan, ayos kong sabihin sa inyo, mga mahal kong kapatid, kung isa ka sa totoong mananamba sa Diyos ngayon, habang nakatayo ka dyan, yan ang tamang lugar para sa pagsamba. Sister Mera, nandun sa dulo, tamang lugar yon para sa kanya. Bakit nandun siya? Si Brother Ryan, hindi po ako special sa inyo ngayon dahil nandito ako sa pulpito. Tama ang lugar na ito dahil nandito ako. Yung mga nasa baba, may mga baby, they can worship the Lord. Kamisa, kahit nga nandun sa baba ka, yung mga kapatid na natatouch, sinasagot ng Panginoon. Bakit? Tama ang kanilang puso. Ang nilalaman ng kanilang isipan ay ang Panginoon. Ang nilalaman ng kanilang puso ay ang Panginoon. Kasa gabing ito, bago tayo manalangin, mga mahal kong kapatid, awitin natin to bilang pag-asa. Kasi isang pag-asa ito na iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan, ipamalas mo sa amin ang iyong kaluwalhatian, yan ay pag-asa. Dahil hindi pa po natin nararanasan ang lubusan ng kapangyarihan ng Diyos. Marami pang mga tanikala, gapos sa atin. Marami pang kahinaan. Marami pang mga pagkukulang. Marami pang dapat mapaglabanan sa ating mga sarili. Kaya yung awit na nagsasabing, iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan, panalangin ito ngayon natin. At kahit nandun ka sa tahanan, pwede mong awitin yan. At magagawa mong sambahin ang Diyos. Awitin natin to, mga mahal kong kapatid. Hallelujah. Oh, thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you.
ito kami nagpapakumbaba, sumasamba sa isang Diyos. Hinahanap namin karigtan ng iyong mukha. Sumasamo, yes Lord, sa iyong pag-ilog. Sa himig na hain aming dalangin, yes Lord, kami katauin, iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Grant it, Lord. Ipamalas mo sa amin ang iyong kaluwalhatian hanggang ang aming kaluwa'y mapuspos ng lubusan at sa aming kalagi. Isang pama, kapatid. Narito kami na nagpapakumbaba. Yes, Lord. Sumasamba. Sumasamba sa iyo, Panginoon. Ikaw lamang ang nag-iisang Diyos na karapat dapat sambahin. Yes, Lord. Karigtaan ng iyong yes, Lord. Yes, Lord. Hallelujah. At sa himig na hain aming dalangin, kami katatuin. Iparanas mo sabi, Lord, ibang aming dalangin sa iyo, ito ang aming inaasahan, Panginoon. Ito ang kailangan naming maranasan, Lord. Hallelujah. Hanggang ang aking kaluwa'y mapuspos ng lubusan at sa aming kalangit na ang kalagitan, pagkila ang iyong nana, dakila ang iyong nana, dakila ang iyong ngalan, Panginoon, dakila ang iyong. Hallelujah, hallelujah. Napakadakila ng pangalan ng ating Panginoon, mga mahal kong kapatid. We can worship Him in spirit and in truth, mga mahal kong kapatid. Hindi sa gusali lamang na ito. Bagamat nagpapasalamat tayo sapagkat binigyan tayo ng Panginoon ng gusali para magsama-samang sumamba sa Kanya. At alam nyo, mga mahal kong kapatid, kadalasan sa mga panahon ng pagtitipon natin, hindi natin maranasan ang Panginoon. Alam nyo kung bakit? Hindi tayo nagkakaisa. Wala tayong unity.
Diba? Sa panahon ng Pentecost, in the book of Acts, chapter 2, sabi doon, nakakaisa ng kaisipan, nakakaisa ng puso, they are in one mind, one accord, they are in one place. Lahat nasa paghanap sa Panginoon, lahat nasa paghibig, lahat nasa pagsusumamo, lahat nasa pagpapakumbaba, lahat nasa tamang pagkakilala sa Panginoon. Pero sa mga panahon na ganito, mga kapatid ko, hindi natin lubusan na maranasan ang presensya ng Panginoon. May mga humahatak ng maling paghatak. Na imbis nang mahatak natin ay ang presensya ng Panginoon, ang laman ay napakalakas sa sumasagana. Ang kaisipan na imbis ng Panginoon ang nasa isip ay kung ano-ano na po ang nilalaman ng ating isipan. Puro na negatibo. Mga kapatid ko, hindi natin mararanasan ng lubusan ng Panginoon ang sama-sama. Maliban na lahat tayo magpakumbaba, lahat tayo nag-iisip sa Kanya, lahat tayo nagbubulay-bulay sa Kanya, lahat tayo nagpapahalaga sa Kanya. Hindi ko alam kung sino sa atin sa gabing ito o sa bawat pagtitipo na talaga ang nasa puso, ang nasa isip ay ang Panginoon sa araw na yan. Sa gabing ito, hindi ko alam, mga mahal kong kapatid, kung pumunta ba tayo dito na talagang iniisip natin na ito'y para sa Panginoon. Makikinig ako ng Kanyang salita. Mananalangin ako. Sasamba ako. At doon tayo nagkukulang, mga mahal kong kapatid. At nakakalungkot pa, maling konsepto ng pagsamba ang ating nagagawa. Akala natin yung pag-awit. Diba? Akala natin, pagpunta lang sa building na ito, tayo sasamba. Kung kailan tayo tataas ng kamay, akala natin yun ang pagsamba. Well, part yon. At pwedeng maging totoong pagsamba yun sa'yo. Kung sa araw at sa oras na yan, ang nasa isip at puso mo ay ang Panginoon. Pero kung nagtaas ka ng kamay, nadadala ka lang ng tagapanguna, hindi ka po sumasamba, nagsisimba ka na. Ang totoong pagsamba, mga mahal kong kapatid, ang totoong nasa puso at kaisipan, ang totoong mananamba, at habang sumasamba ka, habang nasa panahon ka ng pagsamba, hindi naman po oras-oras mananamba tayo. Yan po ang katotohanan. Hindi sa bawat sandali worshiper tayo, bagamat mga worshiper tayo. Pero ang totoong mananamba sa oras na sumamba siya sa Panginoon, ang nasa puso at isip niya ay ang Panginoon at ang Kanyang salita. Nagpapakumbaba sa Panginoon, naglilinis sa Kanyang sarili, humihingi ng tawad, nagbubulay-bulay. Mga kapatid ko, malapit nang dumating ang Panginoon, hinahanap niya ang mga totoong mananamba. Hinahanap niya, mga mahal kong kapatid. Alam nyo, hindi po natin magagawang sambahin ng Diyos dito kung hindi tayo marunong sumamba sa ating mga bahay. Kung hindi talaga tayo marunong sumamba, ano ba ang pagsamba? Bago tayo magtapos, ayoko masayang. Anong pagsamba? Mataas na pagrespeto at paggalang sa Diyos. Ibig sabihin, Siya ang nasa isip mo. Siya ang nasa puso mo. Gusto mo Siyang sundin. Gusto mong gawin ang Kanyang kalooban. Ang naghahari sa isip mo, naghahari sa puso mo ay Siya at ang Kanyang salita. At kapag naranasan mo yan, at kapag naranasan natin yan lahat, mga mahal kong kapatid, may ano kayang mangyayari sa ating pagtitipon? Sign in wonders, healing in miracle, mararanasan natin. Kapag nasamba natin ang Diyos na magkakasama, naniniwala ko mararanasan natin ang kapangyarihan niya, ang kaluwalatian niya. Kung dumating man ang araw na kinakailangan mo nang magkaroon ng paghihiwa-hiwalay, hindi ko alam, mga mahal kong kapatid, hindi ko alam. Pwedeng gawin ito ng Panginoon ngayon mismo, sa susunod na gawain, hindi ko alam. Pero isa lamang ang naunawaan ko ngayon, gagawa ang Diyos. Makikita natin at mararanasan ang Kanyang kaluwalatian at kapangyarihan sa oras na magkaisa tayo na sumasamba sa Kanya.
na nagpapakumbaba sa kanya. Tayo manalangin, mga kapatid. O Panginoong Jesus, maraming salamat sa mga salita mo. Salamat sa pagpapaalaala mo sa amin sa gabing ito, Lord. Nangusap ka sa iyong lingkod. Naalalahanin namin, Lord, na wala na kami sa lumang tipan. Na kami po, Panginoon, ay nasa bagong tipan. At ang tipang ito ay ginawa mo para sa amin. Nabasa namin, Lord, sa gabing ito, ang mga talata na kung saan na i-record na may isang pangyayari na 2,000 taon ang nakalipas, na kung saan nakausap mo ang mapalad na babaeng taga-Samaria, Lord. Na sa araw at sa oras na yon, nagawa mong sabihin sa kanya na ang mga tunay na mananamba ay sasamba sa araw at sa oras na yon mismo, sapagkat nakita mo ang babaeng yon na sasamba sa iyo. Nakita mo sa panahon na yon, nalalaman mo na may mga taong lalapit sa iyo, na makikilala ka, igagalang ka, irerespeto ka, at susundin ang iyong salita. Panginoon, ang babaeng ito, nakita namin, nalaman namin ang kanyang buhay, base po sa kasulatan, na marumi ang paraan ng kanyang pamumuhay, bago mo siya nakadaupang palad, ang kanyang buhay ay nasa pagkikiapid na sa karumihan, sapagkat 5 ang kanyang naging asawa. Kaya nang humingi ang babaeng ito ng tubig na yung inaalok, Panginoon, tubig na nagbibigay ng kasiyahan, tubig na nagbibigay ng kaginhawaan, ng kagalakan, tubig na nagpapanariwa, tubig na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Nang hinihingi niya ito, sabi niya, bigyan mo ako ng tubig na yan upang wag na akong umigib pa sa balong ito at upang ako'y huwag nang mauhaw pa. Panginoon, ang sagot mo sa kanya, yumaon ka, tawagin mo ang iyong asawa at bumalik ka. Sapagkat ang nais mo, Panginoon, bago mo ibigay at ipagkaloob ang tubig na iyong inaalok, ang babaeng ito ay kinakailangang maging totoo sa kanyang sarili. Kinakailangan niyang maging matapat. Kaya sabi ng babae, Panginoon, sabi niya sa iyo, wala akong asawa. At sumagot ka, Panginoon, sabi mo, totoo ang sinabi mo na wala kang asawa. Sapagkat ang kinakasama mo ngayon ay hindi mo asawa. Ito'y 5 na. At nang ito'y sabihin mo sa kanya, Panginoon, nakita niya ang kanyang karumihan. Nakita niya ang kanyang sarili sa kasalanan. Kaya ganun na lamang ang kanyang pagkabigla. Pero salamat, napakapalad ng babaeng ito, sapagkat sa araw na yon, nakasumpong siya ng biyaya. Narinig niya ang salita mo na nagbibigay ng buhay. Narinig niya ang pangako mo at nakilala ka niya. Kaya ganun na lamang ang kagalakan at katuwahan sa kanyang puso. Nagawa niyang ipatotoo na hindi siya nahiya sa kanyang sarili. Bagkus pa, Panginoon, masaya siyang ibinabalita kung ano ang sinabi mo sa kanya. Lord, ito ang kailangan ng mga tunay na mananamba sa mga huling araw na ito. Maging totoo at tapat sa iyong harapan, na may lubos na pagkakilala sa iyo at pagpapahalaga. Panginoon, patawarin mo kami. Napakalaki ng aming pagkukulang. Sa gabing ito, salamat sa mga salita mo. Salamat sa pagpapaalala mo sa amin. Lord, salamat. Salamat sapagkat binigyan mo kami ng pagkakataon na sambahin ka, na maranasan ang iyong presensya, Panginoon, na maranasan ang mga katugunan mo sa aming pangangailangan.
Lord, salamat sa mga salita mo sa gabing ito. Panginoon, limitado ang iyong lingkod. Hindi ko alam. Marami akong bagay na hindi nalalaman at hindi kayang gawin, Panginoon. Kung kaya nataking magagawa ko ay pagkatiwala sa iyo ang lahat ng bagay. Ipinagkatiwala ko, Panginoong Diyos, sa iyo ang ating mga kapatid sa dakong ito, ang gawain sa dakong ito. Huwag mo kaming lampasan, Panginoon, sa mga huling araw na ito. Alam kong merong mga totoong mananamba dito na sasamba sa iyo sa Espiritu at sa katotohanan. Na irerespeto ka, igagalang ka, nang magiging laman ng kanilang isipan at puso ay ikaw, Panginoon. Nasusundin ang iyong salita. Nagagawin na iyong kalooban, Panginoong Diyos. Lord, salamat. Salamat, Panginoon. Hallelujah. Maraming salamat sa mga salita mo naming napakinggan sa gabi ito. We give you thanks, we give you praise, Lord Jesus. Samo namin ang lahat ng ito, dalangin, itinataas sa iyo pong dakilang pangalan. Amen. And amen. Ating palakpakan ang ating Panginoon, mga kapatid.